So, nandito na kami, dumating na kami galing hotel at ang next step naman ay papuntang Tacloban. So, mapapasok na kami dito sa loob ng terminal dito sa Philippine Airlines Centennial Airport. So, ang unang hiningi sa amin ay ang record ng swab test. So, wala akong dalang papel at record. So, binigay ko lang yung passport ko at saka code ng Red Cross at chinecheck nila dito sa Philippine Coast Guard ang result ko sa swab test. So, mabilis naman dahil may internet naman yung taga Philippine Coast Guard at chinecheck niya online ang result ko. So, okay naman at maghintay na lang ako uli papasok dito sa terminal. So, abangan na natin ang susunod na step at ang haba ng pila at chinecheck nila doon sa harap ay ang temperature natin. So, ihanda natin yung gamit natin para sa x-ray machine. So, abangan na lang ang next step. So, now, nandito na ako sa loob ng terminal. At ang nagtatambay muna ako dito sa likod dahil naghihintay ako para sa pagtatawag ng pangalan ay number ko. So ang unang gagawin pala ay pupunta ka doon sa harap, may nag-a-assist mo doon at pakita mo lang yung pangalan mo, sulat mo lang doon at kukunin mo yung food. At pagkatapos noon ay magpa-register ka po doon sa Tacloban area para kukunin yung passport mo at saka bibigyan ka ng number. So waiting ako dito sa loob ng terminal para magtatawag para sa result ng quarantine certificate. So nakita ko kasi yung ibang mga kasama ko ay manakuha silang mga certificate at tinatawag po sila. So nandito ako, naghintay ako ng 1 hour mahigit sa dami namin mga OFW galing Middle East at mga seaman, lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa ay naghihintay po dito all around in the Philippines, lahat ng mga OFW. So, naghintay ako dito. So, kanya-kanyang kaming pwesto dito para laman maghintay sa pagtatawag ng quarantine certificate. So, kailangan natin yon hintayin. At pagkatapos noon ay magtatawag sila kaagad. Tatawagin lang yung number mo. So, ang number ko ay 76. Pag tinawag na yung number ko, ay kukunin ko na kaagad yung passport at yung certificate of quarantine. So maghihintay tayo dyan dahil may nauna sa amin pumila. Pagkatapos nun ay pipila ka na ulit papuntang check-in area sa Philippine Airlines. So nakita ko sila may nauna. So papuntang Tagbilaran yon at kami naman ay papuntang Tacloban para pipila papuntang check-in area. So may nag-a-assist naman papuntang check-in area doon sa Philippine Airlines. Nagtatawag na ang mga taga-Philippine Coast Guard yung hindi pa na tawag yung number. So sa akin natawag na at ready na ako papunta doon sa check-in area. So ihanda natin yung quarantine certificate at saka yung passport, saka yung tatak na may tatak, yung papel na may tatak na clear doon galing sa Philippine Coast Guard. So ang ginagawa namin doon sa check-in area ay ganun pa rin, x-ray sarili natin at saka mga gamit natin ay x-ray din. So, ihanda natin yon. So, nandito na ang pila papuntang Tacloban. At kailangan natin pila natin ang sarili natin. So, number 76 ako. So, mahaba ang pila papuntang Tacloban. So, tsaga-tsaga lang sa pagpila at kailangan natin sumunod para maging maayos at matiwasay yung paglalakbay natin papuntang terminal dito sa boarding area. So, next natin ang pagkuha natin ng original ticket para dito sa flight natin papuntang Tacloban. So abangan na natin kung may bayad pa o wala ang ticket at kailangan natin pumila muna. So abangan na lang mamaya ang next step para sa susunod na gagawin natin papuntang boarding area. At waiting pa tayo sa pila sa sobrang haba. Ang dami namin mga OFW na nakapila dito sa loob ng terminal. So, lahat ng form na binibigay dito sa loob ng terminal ay fill upan po natin yon para sa sunod na kailangan natin ay mayroon tayong maibigay. So, itago natin yon yung mga form na yon at fill upan ng maayos habang nandito pa tayo sa loob ng terminal. So, waiting pa ako sa pila ko kasi napakahaba at pang number 76 po ako. So, may nauna sa akin, paikot po kami hanggang ilang line po yan, ang dami. Wala pong, huwag kayong mag-alala dahil may nag-a-assist po ng mga taga-Philippine Airlines at saka empleyado dito sa loob ng terminal. So, hindi po tayo mag-alala. Lahat ng kilos natin ay may nag-a-assist.
at wala pong alalahanin. At kailangan natin maghintay sa pila at abangan na natin kung may bayad pa ang plane ticket natin o wala. So abangan na lang natin sa susunod na steps. Ilalagay mo yung pangalan at saka cellphone number at saka passport number doon sa harap. Pipirma ka po. At wala pong bayad yung plane ticket, lahat free po yun. At saka may food. Dito papasok kami sa loob ng boarding area ay may free po yung pagkain dito sa gilid. Don't worry po kasi pag papasok ka dito ay may food sa gilid. Libre po yun. Kunin mo lang yun para maayos po. Dito ako sa charging station. Nagsa-charge muna ako sa cellphone ko. At waiting pa po ako sa boarding time na 6:30 PM ang flight namin papuntang Tacloban City. Uupo ka lang dito sa gilid at kahit saan ka pupwisto, kumain ka lang kasi kakatapos ko lang din kumain. At ayan po, hintay na lang po tayo. Pasok na kami ng aeroplano at ang haba ng pila kasi maulan ngayon at hintay-hintay lang din. So ayan po, hintay-hintay lang po kasi maulan nga sa labas. So sana maayos ang lahat at waiting na po tayo. So naka shuttle bus pala kami at maulan talaga kasi may bagyo. So nandito na ako sa loob ng aeroplano at hinahanap ko yung seat number ko para makapwesto na ako. So sobrang lamig dahil may palamig po siya, umuusok, pero malamig yung buga niya. So hinahanap ko yung seat number ko at maya maya makikita ko na rin. So ayan ay nakita ko na at pupwesto na ako sa tabi ng bintana. Inihintay pa namin yung mga kasama namin, mga OFW na papasok pa lang dito sa aeroplano kasi isang bus lang din ang magsusundo at hatid papunta dito sa aeroplano. So sa dami namin at balik-balik po yung shuttle bus kasi mawalan sa labas kasi may parating na bagyo. So lahat dito ang mga pasahero ay OFW, seaman at saka land-based. So lahat-lahat ay kulang-kulang siguro mga 300 passengers sa loob ng aeroplano. So we're waiting now para sa lahat at inaayos muna lahat ang mga pasahero para makasit up na lahat. So dalawang flight ang gagawin namin dito, from Manila to Tacloban and then Manila to Bacolod. So ang pinakaunang stopover namin ay Bacolod muna dahil mas malapit yun. And then pagkatapos noon, from Bacolod to Tacloban. So later on ay magpa-flight na rin dito at mag-aayos na rin ang lahat. Kapit na makumplito ang mga pasahero at maya-maya ay aalis na rin itong plane. We will also be observing a modified service during your flight. Please store your baggage and overhead bins under the seat in front of you. This is an unsmoking flight. Smoking including use of electronic cigarettes is not allowed. Tampering with the lavatory smoke detector is strictly prohibited. So ilang minute lang naman ang travel dito sa airplane from Manila to Bacolod, saglit lang naman. So maya maya ay mag-ayos na ang lahat and after that ay mag-present na rin yung mga flight attendant para sa safety. Slip vest over your head, take tape around your waist and push and to buckle. Pull waist tape to tighten. When outside the aircraft, pull down sharply to inflation cords at the lower end. If life vest fails to inflate, blow into mouth tubes. Push pin inwards to release air. Do not inflate your life vest inside the aircraft. The lamp will automatically activate when the battery submerges in water. In the unlikely event of emergency oxygen is required, oxygen mask will drop above you. Remove your face mask and immediately grab the aircraft oxygen mask and pull firmly towards you. Put over your nose and mouth, pull elastic band for not to fit and breathe normally. Keep mask on until you are advised to remove it. If you tell your other passenger that you need assistance, put your mask on first before assisting them. The emergency exits are clearly marked throughout the cabin. Locate the exits nearest you. These exits may be behind you. In case of power loss or smoke in the cabin, emergency lights and pump markings will lead you to these exits during an evacuation. For further information, please study the safety card found in the seat pocket in front of you. This implies, am
In preparation for takeoff, ensure seatbelts are securely fastened, seatbelts in upright position. Large electronic devices like laptops and tablets loading your seat pockets. Window shades open and your tray table stowed. Once again, welcome to Philippine Airlines. Marami kayo na naiwan to the second flight. Armrest daw na lang, sir. Armrest. And makikitulid lang po ng sandalan, sir. Saan kayo galing? Kuya. So, nasa taas na kami. Anyan ang Metro Manila sa gabi. So maayos yung flight namin at tahimik, at maya-maya ay darating na rin kami doon sa Bacolod. Within 44 minutes ay saglit lang din ang flight papuntang Bacolod City. So stopover muna kami doon sa Bacolod. So nandito na at naglanding na rin ang plane, and then dinidispose muna ang lahat ng mga gamit at mga cargo dito sa Bacolod City. Ito po yung sa labas, at busy-busy ang lahat ng mga cargo men para malabas ang mga gamit at mga bagay sa mga kababayan natin na nandito sa Bacolod City. So, mga 1 hour din magstay dito, and then after that ay flight na rin kami papuntang Tacloban, Bacolod to Tacloban City. So, maghintay pa kami ng mga 1 hour kasi kailangan lahat mailabas ang mga gamit natin na mga kababayan dito sa Bacolod City. So ready na ang flight papuntang Tacloban, at maya-maya ay darating kami, mga ilang minuto lang naman, 30 minutes naman, saglit lang naman papuntang Tacloban, from Bacolod to Tacloban. So nandito na kami sa Tacloban Airport, at bumaba na kami para kukunin yung mga gamit namin doon sa loob ng terminal. So papasok pa lang kami ng terminal. Ayan po yung plane, Philippine Airlines, at dumating kami dito mga alas 6 na ng gabi. So 30 minutes lang yung travel namin from Bacolod to Tacloban. Ito yung mga sa ano, kukunin namin yung mga gamit namin. So nandito kami at naghihintay para sa bagahe. So waiting pa po ang lahat, at inaayos pa yung mga gamit namin papasok dito sa terminal. Ayan po yung plane, at nagstay muna sila saglit lang dito para waiting po sa next flight nila bukas. Ayan, hintay muna kami dito sa loob. Ang mga gamit ay nilalabas muna papasok dito sa terminal, yung mga bagahe namin lahat. Ay binibigay din ng form, so fill upan mo yon, at ibibigay mo rin yun so paglabas dito sa terminal. So need to fill up the form bago ka lalabas dito sa terminal ng Tacloban. So mayroon naman nag-assist dun sa labas. So no worries po, at maraming nag-assist. So lalabas na ako, at mamaya-maya. Ayan, nandito na sa labas, at pipila ka po doon sa harap for registration. So hindang ako, so pipila ka doon sa Leyte. So magpa-register ka po doon. Sulat mo lang yung pangalan, address, tapos cellphone number po. Importante po yung address at cellphone number. Magpa-register ka agad para makuha mo rin yung food doon sa harap. So pipila ako doon sa Leyte na lugar, kasi dito po sa Leyte po ako nakaano, sa Hindang Leyte, kasi yung iba ay nasa Tacloban, Southern Leyte. So ako naman ay nasa Leyte lang po, so pipila po ako para makuha ko yung food, and then after that ay kumakain na rin yung iba dito sa labas. So kain muna ako, at sige, bye bye. So yung iba ay sinusundo na, yung iba naman ay natitira kasi wala pang sundo. So kami ay naiwan, at pupunta na kami doon sa hotel dito sa Tacloban. Kasama namin yung mga taga-OWA na may magsusundo po. May sasakyan naman, at free naman din lahat po. Waiting na kami, at bye-bye, at see you there sa next vlog ko sa hotel.